أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا مانع لما أعطاه ولا رد لما قضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه Amma ba'd fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa'ala haitsu qala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Okay. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral. So makikita niyo po panibagong setup no ng screen natin sa tuwing tayo ay nagla-live para sa ating pag-aaral na may kaugnayan sa paliwanag ng usulul thalatha. Usually, may mga ano, banner tayo, may mga poster tayo, may mga layer tayo, kumbaga. Subalit ay hindi na po yun accessible dahil ang ating StreamYard ay tapos na. Okay? So, basic na StreamYard yung gagamitin natin. At least, ika nga, ay sa pamamagitan nito, ay may babahagi at makikita ninyo yung ating pinapaliwanag, insyaAllah. Pwede naman tayo mag-live gamit directly ang cellphone. Subalit ay mas maganda na meron kayong makikita na ipinapaliwanag natin mula sa original na teksto ng aklat na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so maraming salamat po. Si please do share po. Inshallah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun maraming makinabang sa ating pag-aaral. So ito po ay continuation po ika which is 40 ano po no? 40 for 45th episode po ng ating sabihin natin ng ating pag-aaral mga kapatid na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yan po yan. No? Hanggang dyan-dyan na lang tayo. Okay. So yun na. So bilang magpapatuloy mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ipaliwanag na natin yung pagkamatay nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano yung mga ibang nangyayari sa kanyang pagpanaw, no? Sa kanyang paglisan na sa daigdig na ito papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala, papunta sa Rafiqi al-A'la. Bilang pagpapatuloy mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, so ito po yung teksto, original na teksto ng kitab ng Usulul Thalatha, ng author ay walang iba kundi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, at ito ay pinaliwanag ni Sheikh Uthaymin rahimahullah at marami pa mga ulama. Subalit yung ginamit natin ay ang paliwanag ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. Okay. Sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dalla al-ummata alayhi wa la sharra illa hadharaha min wal khairu alladhi dalla alayhi at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda والشر الذي حذر من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعث الله إلى الناس كافة وافترض الله تاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سورة الأعراف آية 157 أو 158. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, no? So sinabi niya na at ang kanyang relihiyon ay nananatili. So ito'y sinabi niya pagkatapos ng yun nga pagkatapos na sinabi niya na namatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at alam natin siya ay bilang tao, si Propeta Muhammad ay isang tao na kagaya natin. Lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. At
walang pinipili kumbaga no sa kanilang kamatayan. At ito ay darating ayon sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subali sa paglisa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mundong ito para lumipat sa kabilang buhay, ang kanyang relihiyon ay nananatili. Okay? So iniwanan tayo ng napakalinaw na relihiyon na ito. Napakaliwanag na relihiyon na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At ito ang kanyang relihiyon. Ang tinutukoy na ito ang kanyang relihiyon ay walang iba kundi ang Islam. No, relihiyon ng pagsamba sa kaisahan at pagkilala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagtanggi at pagkaila sa pagsamba bukod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hada dinuhu, na kung saan la khaira illa dalla al-ummata alayhi. Walang kabutihan, sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, walang kabutihan maliban sa kanyang pinatnubayan ang kanyang umma tungo rito. No? So nangangahulugan, mga kapatid, na lahat ng kabutihan bago pa lumisan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itinuro na ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa umma na ito. Itinuro na lahat-lahat ng kabutihan. Diba? Kasi nga ang relihiyon ay ganap na. Ang relihiyon ay kumpleto na bago pa lumisan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil wala nang relihiyon pagkatapos ng Islam. Wala nang propeta at mensahero pagkatapos ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya ginawang ganap at ginawang kumpleto na. Kaya walang kabutihan sa ibabaw ng lupa maliban na lamang na iniwan ito sa atin. Maliban na lamang na ipinaliwanag ito sa atin ng propeta sallam. Maliban lamang na ito itinuro ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijmalan wa tafsilan. Okay, ito man ay pangkalahatan sa anyo o detalyadong anyo, mga kapatid. Kaya sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na walang kabutihan maliban sa kanyang pinatnubayan ang kanyang umma tungo rito. Maliban lamang sa itinuro ni Propeta Sallam sa kanyang umma tungo rito. No? Itinuro niya, ginabayan niya ang kanyang umma tungo rito. Okay? Wala syarra illa haddara minha. At walang kasamaan maliban na siya ay nagbabala sa kanila, sa kanyang umma laban dito. Kaya mga kapatid, malinaw na. No? Sa Islam, malinaw na ang kabutihan at malinaw na ang kasamaan. Okay? Tangible or intangible, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? Wal khayru alladhi dalla alayhi at tawhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Kaya sabi niya, kaya ang kabutihan na itinuro niya sa kanila ay ang tawhid. Ay ang tawhid at lahat ng minamahal at kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wallahi, no? Ito ay isang payo, no, sa akin sarili at gayon din sa ating lahat. Kung meron mang dapat na intindihin at unawain ng isang tao mula sa lahat ng kabutihan ay walang iba kundi ang tauhid. Kasi ang tauhid ang po ang pinakadakilang kabutihang itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakadakilang kabutihan na itinuro ng din na ito sa lahat ng uri ng kabutihan. Walang iba kundi ang tauhid. Nakakalungkot na maraming mga Muslim na nag-aangkin mga Muslim na nauunawaan pang ibang kabutihan, subalit ligaw sila pagdating sa tauhid. Ligaw sila pagdating sa akida, sa tamang akida, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya pasalamatan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo ay napapabilang sa akidatun salima, akidatun sahiha, ang tamang akida at ligtas na akida, walang iba kundi akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. At lahat ng minamahal at kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala itinuro na. Okay? Itinuro. Ito yung din na ito, mga kapatid, na itinuro at pinatnubayan, no, ng Propeta Sallam ang kanyang umma tungo rito. Okay? At pagkatapos, sabi niya, "Wa sharrul ladhi hadhara minhu ash-shirk wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'ba." No, on the contrary, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kasamaan na kanyang binalaan ni Propeta Muhammad sa kanyang umma ay ang shirk, kasalungat ng tauhid, ang pagsamba, no? Ang pagsamba at pagturing na Panginoon na dapat sambahin bukod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang pinakadakilang babala at pinakadakilang kasamaan, no? Sa lahat ng kasamaan na binigyang babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang umma na ito laban dito, mga kapatid.
And of course, lahat ng kinasusuklaman at tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala sa mga ito maliban lamang na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng warning. Nagbigay ng babala sa kanyang ummah laban sa mga bagay na ito. Okay? Ba'athahullahu ilan nasi kafa. At ipinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo sa lahat. Okay? Bilang sugo sa lahat. So, dito mga kapatid, sa panabalatay, tunghayan natin yung footnote, no? Mayroong footnote dito, bilang paliwanag ng Sheikh Uthaymeen, ay bima'na ba'athahullahu ay arsalahu ilan nasi kafa ay jami'a. Ang ibig sabihin mga kapatid, no, na siya ay isinugo ng Allah o pinadala ng Allah, ibig sabihin siya ay isinugo ng Allah, no, sa lahat-lahat ng uri ng tao. Kafa, ang ibig sabihin ng kafa ay lahat-lahat. Okay, lahat-lahat ng uri ng tao. Hindi lamang sa mga Arabo, hindi lamang sa mga taga Saudi Arabia, lahat ng uri ng tao. Nangangahulugan na kahit sino mula sa sangkatauhan, anuman ang lahi at tribo na kinabibilangan, anuman ang forma ng kanyang ilong, amoy, anuman ang kanyang kulay, ay tunay na saklaw sa pagpapadala, pagkakapadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo at bilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At pagkatapos mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun nga, ano? Pagkatapos, waftaradallahu ta'ata ala jami'i thakalain. Ala jami'i thakalain, al-jinnu wal-inso. Al-jinnu wal-inso. Ang ibig sabihin, at ginawa ng Allah na obligado sa lahat ng jin at sangkatauhan na sundin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang patunay ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan sa Suratul A'raf, no? Pa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Sinabi ng Allah, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, lahat sila, katiyakan ako ay sugo ng Allah sa inyong lahat, na ito ay para sa lahat-lahat at hindi sa iilan lamang. So, jami'a, ibig sabihin talagang lahat-lahat ng tao. Di katulad ng mga naunang propeta na sila ay ipinadala sa mga piling angkan, no? Piling angkan na kanilang kinabibilangan. So, hindi sila pwedeng maging propeta at sugo sa ibang angkan bago sa kanilang angkan lamang. Aninaw? Subalit, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala sa lahat ng sangkatauhan. Bisaya man, Tagalog man, Bicolano, Bicolana, Igorot, no? Pilipino o ibang lahi, siya ay saklaw, sila ay lahat ay nasasaklawan sa pagiging propeta at sugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, merong footnote dito mga kapatid, no? Basahin natin. Ayan. So, bilang paliwanag ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, okay? Sabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, no? Sabi niya, في هذه الآيات في هذه الآيات دليل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا وأن الذي أرسلهم لهم ملك السماوات والأرض ومن بيده الإحياء والإماتة وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد بالربوبية ثم أمر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية هداية الإرشاد okay, وهداية التوفيق فهو عليه الصلوات والسلام رسول إلى جميع الثقلين والدين والجنس وهم الإنس والجن وسموا بذلك لكثرة عددهم. Okay. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, sinabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah bilang tinatawag na paliwanag mga kapatid, no? Ang aya na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam
Sabi yung ayah, binasa natin sa Suratul Araf, verse 158 ng banal na Quran, no? Na kung saan ang ayah na ito ay naglalaman ng isang patunay, ng isang patutuo, na si Muhammad, sumakayanaw ang kapayapaan, ay sugo ng Allah sa lahat ng sangkatauhan. Siya ay sugo ng Allah sa lahat ng sangkatauhan, and no Muslim can deny that. Walang sino mang Muslim ang pwedeng tumanggi rito, sapagkat ito ay deklarasyon na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, at walang sino man ang pwedeng sumalungat dito. Pagkatapos ang karugtong na ayah, kung ating mamarapatin na kung saan ay kumpletong ayah, kumbaga, no? Ang karugtong na ayah, mga kapatid sa panabalatay, ay naglilinaw na ang nagpadala sa kanya ay ang pinakadakila sa lahat ng may kapangyarihan sa mga kalangitan at kalupaan. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kanyang kamay ng Allah ay ang pagkakaloob ng buhay at pagkakaloob ng kamatayan. Wa annahu subhanahu wal mutawahhidu bil uluhiyyah. Gayun din na siya ang bukod tanging malaya sa lahat ng di kasakdalan, okay, ay ang nag-iisang may karapatang sambahin. Yan ang ibig sabihin ng uluhiyyah. Okay, tauhid al uluhiyyah, kaisahan na siya lamang ang karapatan o karapat dapat na sambahin o pag-alaya ng pagsamba. Siya lamang, mga kapatid, na anumang gawain na itinuturing na ito ay pagsamba ay narapat na ialay at ilaan lamang para sa kanya. At ang sinumang gumawa nito at ialay at ilalaan ng bukod sa kanya, tunay na ito ay isang matinding at malinaw na uri ang tinatawag na shirk. Okay? Na kung kaya bilang isang Muslim, pag sumikapan ang lahat ng kanyang mga ginagawa na kabutihan ay inilaalay niya alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huwa mutawahidun bifir rububiyah. Gaya rin na siya lamang ang bukod tanging Panginoon. Okay, siya lamang ang bukod tanging Panginoon, rububiyah, na tagapaglikha, tagapagtustos, tagapangalaga, tagapangasiwa sa lahat-lahat ang kanyang mga nilikha. Ar-Razzaq, no? Siya ang nagkaloob ng mga biyaya, siya yung nagkaloob ng buhay at saka ng kamatayan. Okay, yan ang rububiyah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Thumma amara subhanahu fi akhir al-aya an nu'mina bihadha ar-rasul nabiyil ummi. Pagkatapos mga kapatid, no, sa dulo ng aya, nag-uutos ang Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maniwala sa minsahiro at propeta na ummi. Ang ummi ay unlettered prophet, no? Ibig sabihin, hindi marunong sumulat at hindi marunong tinatawag na bumasa. Linaw, nag-iisang propeta na hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Okay? At tayo ay dapat sumunod sa kanya. Tayo ay dapat na sumunod sa kanya at nagsasaad na ito ay isang dahilan ng pagiging tinatawag na gabay sa kaalaman at pagkilos. Linaw? So, nangangahulugan, mga kapatid, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gabay sa ating mga kinikilos, sa ating mga sinasabi, sa ating mga tinatawag na kasa ating kaalaman. You know, ang propeta ay kaalaman upang tayo ay magabayan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sunna ay walang duda, siya po yung reference, kumbaga, no? Pagkatapos ng Quran, siya po yung reference ng isang tao upang siya ay mapatnubayan at upang siyang magabayan, no, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga kinikilos dito sa daigdig. Okay? Hidayati al-irshadi wa hidayati tawfiq fa huwa alayhi salatu wa salam rasulun ila jami'i thaqalaini wa humul insu wal jin wa summu bidhalika likathrati adadihim. Okay? So, yun mga kapat sa panabalat ng Islam. So, parihong patnubay, nakahulugan ng pagpapakita ng tamang paraan. Ito po yung hidayatul irshad, no? So, ibig sabihin, ang propeta Muhammad sallam ay nagtuturo sa atin ng dalawang klase ng hidayah. Hidayah at tawfiq, o hidayah at tinatawag na irshad. At upang sa ganun magkaroon tayo ng tawfiq mula sa Allah, ay kinakailangan natin ng gabay na kung saan ay turo at sunna ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung hidayah at tawfiq, no? So, parihong patnubay sa kahulugan ng pagpapakita ng tamang paraan at sa kahulugan ng pagkakaloob ng tagumpay na gawin at manatili sa paraang iyon. Yan po ang ibig sabihin ng hidayah at tawfiq. Diba? So, hindi lahat ng nagkaroon ng hidayah, na nasa kanila ang hidayah at irshad, ay nandun din sa kanilang hidayah at tawfiq.
Mga kapatid, dahil ang taufik, ang tagumpay, ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabing tagumpay, ito po yung constant na pananatili ng isang tao doon sa gawain na kung saan ay sinunod niya mula sa mga patnubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Dahil hindi lahat ng napag-alaman niya ang sunnah ay sinasabuhay ang sunnah. So wala siyang taufik doon. Diba? Wala po siyang taufik doon, mga kapatid. Dahil ang taufik yung igagawad sa iyo ng Allah, yung persistence, kumbaga, yung kasigasigan, pagsusumikap doon sa gawain na yaon hanggang sa ikaw ay bawian ng Allah ng buhay upang makamtan mo ang ultimate na success ay walang iba kundi sa pabilang buhay, ang paraiso ng Allah. Okay? So parihong dalawang klase ng hidayah, irsyad man o taufik man, ang iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang katuruan, mula sa kanyang sunnah. Kaya siya ay isang sugo na ipinadala para sa patnubay ng lahat ng thakalain. Ano bang ibig sabihin ng thakalain, mga kapatid? Thakalain, ang ibig sabihin ay sangkatauhan, no? Sangkatauhan at saka tinatawag na jin. Pag sinabing thakalain, ay dalawang klase ng nilalang, ang tao at saka ang jin. From the word thakil. Literally, ang thakil is mabigat, no? Mabigat, kumbaga. Na kung kaya ay tinawag itong thakalain, itong isang katauhan at pati mga jin, ay tinawag sa ganitong katawagan dahil sa dami ng kanilang bilang. Dahil sa dami ng kanilang bilang. Mas marami pa ang bilang ng tao at saka jin kaysa sa bilang ng mga hayop. Kaya sa bilang ng tinatawag na numakapal sa panampalatayang Islam. Kaya sobrang dami niya kasi combination ng tao at saka ng jin. Diba? So talagang hindi mahihigda ng bilang ng mga ito kung ikukumpara mo sa mga ibang nilalang. Of course, maliban sa mga anghel kasi talaga namang mas marami ang bilang ng mga anghel. Allahu alam bisawab. You know? Okay, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay, pagkatapos noon, sinabi ni... Saan na ba tayo? Ayan. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ayan. Ito po. Wa akmala bihi, wa akmala Allahu bihi din. Wa dalilu qawluhu ta'ala sa suratul Ma'idah ayah 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Okay, sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niya, ang ibig sabihin sa pamamagitan niya o sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinumpleto ng Allah at ginawa niyang ganap ang relihiyon. Ginawa niyang ganap ang relihiyon at ang patunay ay ang salita ng Allah, ang kataas-taasan sa Suratul Ma'idah. Nang sabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Diba? Ang ibig sabihin sa araw na ito ay kinumpleto ko na ang ganap para sa inyo ang inyong din na ito ay din al-Islam, relihiyon ng Islam. Na sa pamamagitan ng pagkapanalo ninyo, of course, sa inyong mga kalaban, which is during the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagsasabuo ng batas nito, binuo ko sa inyo ang aking biyaya sa pamamagitan ng paghango sa inyo mula sa kadiliman, no, ng kamangmangan patungo sa liwanag ng pananampalataya. At pinili ko para sa inyo ang Islam bilang inyong din na kung kaya, manatili kayo rito at huwag ninyo itong tatalikuran. Okay? So yun po ang dalil, kumbaga, sa pagkukumpleto ng relihiyon na ito na bago pabawian ng buhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa ng ganap at kumpleto ng Allah ang din na ito. Kaya sino tayo at anong karapatan natin na magdagdag at magbawas, no, ng katuruan mula sa din na ito? No? Magdagdag ng katuruan at i-attribute ito sa din na ito na para bagang sinabi na kulang ang din, kulang ang relihiyon, kulang ang sunnah. Na samantalang ay tinuldukan na ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay ganap at kumpleto na. At walang isa man sa atin o sino man sa atin ang may karapatan na magdagdag ng katuruan na hindi kabilang sa turo ng Islam at hindi kabilang sa turo ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kaugnayan sa mga batas, may kaugnayan sa pagsamba
sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. No? So yun mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Kaya bilang tinatawag na sabihin natin, no, bilang yun nga, yan, i-lights natin yung paliwanag ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Okay? Ay, anna dinahu alayhi salatu wasalam baqin ila yawmil qiyamati fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam illa waqad tabayyana lil ummati jami'a ma tahtajuhu fi jami'i shu'uniha hatta qala Abu Dharr radhiyallahu anhu ma taraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ta'iran yuqallibu janahayhi fis sama' illa dhakara lana minhu 'ilman. Subhanallah, mashallah, tabarakallah. Nangangahulugan mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang kanyang relihiyon, no, na ang kanyang tinatawag na relihiyon ay mananatili at ito ay mamamalagi hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Ito po ay mananatili po, no? At hindi po ito mawawala, no? Hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay hindi namatay hanggang sa naipaliwanag niya sa umma na ito ang lahat ng kakailanganin nito sa lahat ng mga gawain ito, mga kapatid. Ibig sabihin, walang hindi nag-iwan ng propeta sa salam, no? Maliban na lamang na ito ay niliwaan nilino niya sa atin, no? At maliban ay tinuro ito ni propeta Muhammad sa salam. Alima man, jahila man jahila. Diba? Kaya naman, no, mapalad yung mga napag-aralan at inalam yung mga turo ni propeta Muhammad at kawawa itong mga mangmang na nabubuhay sa kanilang ilusyon at maling akala. Diba? So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kumpleto na ang din. So bakit pa natin dadagdagan? So bakit pa tayo mag-create na mauludun nabi? Ito yung mga halimbawa ng malino na halimbawa ng kaligawan, no? Ng kaligawan ng mga tao na pilit ina-attribute sa Islam na ito, na ito'y bahagi ng katuruan ng Islam samantalang walang batayan. Diba? Halimbawa yung mauludun nabi, yung pag-celebrate ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ba sa kanila? Sino ba sa mga sahaba ang nag-celebrate? Diba ang gumawa nito? Wala ni isang mula sa mga sahaba. Ito ba'y ginawa ni Propeta Muhammad? Hindi ginawa. So bakit sila nag-celebrate ang maulunan ng Nabi? Diba? At pagkatapos, ito na'y pagmamahal sa Propeta sa salam. Pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saan banda? Subhanallah, saan banda doon yung pagmamahal sa Propeta sa pamamagitan ng pag-celebrate ng maulunan ng Nabi? Saan? Anong paglaseng pagmamahal yan? Ibig sabihin, mas mahal pa nila ang propeta Muhammad kaysa sa mga sahaba? Na samantalang yung mga sahaba ni isa sa kanila, di ba, mula sa pinakauna at pinakauling sahaba, walang naisalaysay mula sa kanila na gumagawa nito, pagkatapos sasabihin nila ngayon, mas mahal nilang propeta salam kaysa sa mga sahaba? Ganun ba yun? Kabuangan ba? Sa Bisaya ba? No? Subhanallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito'y malinaw na isang kaligawan, isang paninin lang, kumbaga, at pagkaligaw. At pagsira at paghamak sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami pang iba na mga ginagawa ng ibang mga sekta, no, na malinaw kumbaga na ito ay hindi kabilang sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway gabayan tayo ng Allah. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila. Ipagkaloob nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang katotohanan, no? Ipakita nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang katotohanan at ipagkaloob sa atin ang pagsunod nito. At ipakita sa atin ng Allah ang kasamaan, ang kasinungalingan, kabaluktutan, pagkaligaw at igawad sa atin ng Allah at ipagkaloob ang paglayo mula rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Sumbahan na mga kapatid. Kaya naman, no? Malinaw mga kapatid sa mga pahayag, sa mga statements na ito ng propeta bago pa nilisan ang umundo na ito ay ginawa ng kompleto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang di na ito. Ginawa ng ganap, ginawa ng kompleto. No more, no less. Okay? Kaya ang sugo ng Allah hindi namatay hanggang sa naipaliwanag niya sa umma na ito ang lahat ng kakailanganin nito sa lahat ng mga gawain nito. Lahat-lahat. Ang problema lang natin, tamad tayong mag-aral. Yan ang katotohanan. Ang problema sa atin, yung sabar. Wala tayong pagditimpi at pagtatsaga pagdating sa pagsaliksik ng kaalaman. At yan ang katotohanan. Hindi mahirap mag-aral. Ang mahirap, yung manatili ang sabar sa ating mga sarili. Yun ang mahirap, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. You know? Kaya sinabi ni Abu Dharr,
radiyallahu an, sa kanyang hadith, mga kapatid, siya'y nagsabi, no, matarakan nabiyo sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahayhi fis sama illa dhakara lana minhu ilman. Diba? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nag-iwan. Hindi siya nag-iwan ng anumang ibon na ibinuka ang kanya mga pakpak sa kalangitan maliban na siya ay nagbanggit ng ilang kaalaman tungkol dito sa amin. Okay? Tungkol dito sa atin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? So walang duda, maging miro mo, maging yung tinatawag na bakit bumuka yung pakpak ng ibon sa kalangitan, which is basically, alam natin yung kung bakit bumuka kasi may pakpak para lumipad. No? It is an hyperbole, kumbaga, statement. No? Isang tinatawag na sabihin natin, no? Overstate, no? Overstate naman tawag dyan. No? It's a metaphorical, kumbaga, matalinghagang paghahalimbawa. No, na ibig sabihin wala na anumang bagay maliban na lamang na itinuro sa atin ang kaalaman. Kumpleto eh. Kumpletong relihiyon, 'di ba? So, ustas, bakit hindi ko nalalaman 'yan? Hindi kasi hindi ka nag-aral. Eh, mga saba na puto diri uno. Mga saba na puto diri karon, no? Pero hindi ko kasi alam, hindi ko na kasi palibhasa kasi hindi tayo nag-aral, hindi natin alam. 'Yun ang problema. Tapos gawa tayo ng gawa ng mga pagsamba na hindi naman lang inalam kung ito ba ay pwede o hindi. At kapag nangyari na, saka pa magtanong, pwede ba yun, ustad? Bakit hindi ka muna magtanong bago mo gawin? Yan ang problema sa atin, sa totoo lang. Yan ang problema sa ating mga Muslim, no? Mga tao. Gagawa, susubukan muna yung gawain pagsamba. Pag nangyari na, pag nagkaroon ng problema, saka na, ano po yung hukum doon? Pwede po ba yun? La hawla wa la quwata illa billah. Di ba? Okay? So yun po yung problema sa atin eh. Kaya naman sa Islam, tinuruan tayo ng mga method ba? Ng mga proseso, tamang proseso. Okay? Alamin mo muna ang pagsamba bago mo gawin. Huwag kang gumawa ng pagsamba sa Allah, saka mo alamin. Okay? Ibang relihiyon po yan. Ibang relihiyon siguro ang kinabibilangan mo. Kasi sa ibang relihiyon, mga kapatid, no? Gawa ka ng gawa, saka ka na magtanong. O kahit hindi ka magtanong, basta gumawa ka ng gawa. Hindi pwede sa Islam yan. Sa Islam, hindi ka pwedeng gumawa ng isang pagsamba hanggat hindi ito wala, at hanggat ito napatunayan sa'yo. Hanggat hindi mo ito napatunayan na ito'y pwede o hindi pwede. Okay, mula sa Quran, saka mula sa Sunnah. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Okay, ambot na lang yun ba? Diba? So ugaliin natin na magtanong muna bago natin gawin ang isang pagsamba. Diba yun? Alam ba sa business? Diba, kahit yung mga alangan, ang mga alanganin na business, akala nila ay pwede kasi kumikita ng pera, ala, sige. Okay, mag-business ka na mag-business kasi kakita ka ng pera. Tapos pagkaroon ng problema, ay haram pala yun? Ay, ambalusin kita eh. Okay? Subhanallah mga kapatid. Yun ang problema sa atin, no? Problema sa atin ay gawa tayo ng gawa na hindi natin inalam, no? Kung ito ba ay tama at saka mali. Gaya tayo ng gaya sa ibang mga tao, pati sa mga hindi mga Muslim, ginagaya natin, no? Ginagaya natin, saka pa ngayon, magtatanong tayo at magkukumpirma kapag nagawa natin at nagkaroon ng problema. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Napakalinaw ng Islam, hindi tayo ipapahamak kung aalamin mo muna bago mo gawin yun. Maraming napapahamak dahil saka pa lamang nila nalalaman. You know? So yun po yung tinatawag na punto dito mga kapatid. Kaya napakalino ng hadith na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nag-iwan ng anumang ibon na ibinubuka ang kanyang mga pakpak sa kalangitan maliban na siya ay nagbanggit ng ilang kaalaman tungkol dito sa atin. You know? At yan ay walang duda sa pagiging kompleto na ng relihiyon na ito. Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Wa qala rajulun minal mushrikin li Salman al-Farisi radiyallahu an, allamakum nabiyyukum hatta al-jira'ata adab qada'il haja. Qala na'am, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw bawlin aw nastanjiya bi aqalla min thalathi ahjarin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin.
Okay, so sinabi mga kapatid, gayon din, no, mayroong isang lalaki mula sa mga mushrikin, mula sa mga hindi Muslim, ay nagsabi kay Salman al-Farisi. Alam natin, Salman al-Farisi, isang balikislam, dating Persian, no? Isang Persiano pala, na dati ang kanya relihiyon ay Madyan. Isang sumasamba sa apoy, nag-migrate, papunta ng Madina, pumasok sa iba't ibang relihiyon, pinasukan pati ang Hudyo, hanggang sa siya ay nag-Muslim. Okay, sa Madina al-Munawwara. So, nagsabi sa kanya, kaya sa nagsabi itong lalaki na ito mula sa mga mushrik, kay Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, sabi niya, ang inyong propeta ay nagtuturo pa sa inyo tungkol sa kung paano pumunta sa palikuran. Pati ba, pare bang sinasabi niya, pati ba naman yan itinuturo ng inyong propeta? Pati yan tinuturo sa inyo? Kaya sinabi ni Salman al-Farisi, siya ito natawag na sumagot, sabi niya, naam, oo, oo, lakad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblat bi ghaitin aw bawlin. Ipinagbawal niya sa amin ang pagharap sa kibla. Okay? Which is direction ng pagdarasal. Tayo, alam na, dito sa mga direction ng tinatawag na kibla. Habang tumatai at umiihi. Excuse me po sa mga ano ha, sa mga kumakain at umiinom dyan. Okay? So, pati yung pagharap, no? Pagharap kung saan ka pwedeng humarap at kung saan hindi pwedeng humarap sa iyong pagtai at pag-ihi, nilinaw na sa atin ang sharia. Nilinaw na sa atin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And yet, maraming mga Muslim ang hindi alam ang patakaran na ito. Maraming mga Muslim ang hindi alam ang patakaran na ito. Kung saan sila humaharap kapag tumatai sila at umiihi sila. Kung saan sila humaharap. Lalo't lalo pa doon sa open field. Doon sa mga disyerto, walang mga harang, doon sa mga kabuhanginan, doon sa mga baybayin, doon sa tinatawag na ano, kabukiran, walang mga harang. Okay? Kung saan sila umaharap kapag umihihi at saka tumatay. Why? Bakit? Dahil wala silang alam sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Mga kapatid. Kaya yan ay ipinagbawal. Ipinagbawal sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo haharap sa direksyon ng kibla. O kapag tayo tumatay, umihihi. Ulinisin namin ang aming mga sarili nang wala pang tatlong bato. Ayan, sa mga istinja. Yan. Pero pinaka-basic na pag-aaral, mga kapatid, no? Bago yung sala, dapat pag-aaral muna yung tahara. No? Yung tahara, mga kapatid, subhanallah. Alam lang naman kaibang mga Muslim, magbudo, ganun, magbudo lang, magbudo, at malibang, umihi, tapos maghugas lang. Pero hindi alam kung ano, mga detalyado, mga dapat alamin tungkol dito. Subhanallah. Paano pag walang tubig? Anong gagawin niya? Diba? So, gagawin niya ngayon ay, oh, syempre, magpunas ng anong bato. No? Pati balat ng durian, dinamay. No, eh, talagang wasak talaga yung puwit mo kapag kapag ginamit mo yung durian, no? Yung ano tawag diyan, yung buto na. Yung balat ng durian, di ba? So anyway, yung halimbawa kung bato, hindi nila alam kung ilang ba dapat, ilang piraso ba yung dapat na gamitin. Ano ba yung bawal pagdating sa bilang kasi specific na banggitin sa Sharia, mga kapatid. Hindi ka pwede mag-ay. Okay na, sapatas sa akin yung dalawang beses, dalawang bato. Hindi pwede yan. Okay? Yan, nakalagay sa tanatawag na hadith. No? Aw nastanjiya bi akal min thalathati ahjar. Na ipinagbabawal sa amin na gumamit, kumbaga, ang hilo, gamit yung tanatawag na bato, anumang katulad dito, na kung saan ay less than 3. So, dapat tatlo pataas. Tatlo pataas ang gagamitin mo upang hindi ka pa makagawa ng pagbabawal. O kaya ipinagbabawal sa amin, nalinisin namin ang aming mga sarili gamit ang kanang kamay. So bawal, sa isang bawal mong gamitin yung kanang kamay. Hindi mo pwede katulad, Ustad, kala ano kasi ako eh. Tawag dyan, kaliwete ako. Paano kaliwete? Ginagamit yung tinatawag na sabihin natin sa kanan, no, yung kanyang kaliwa, tapos ginagamit sa panghilo yung kanan. Hindi mo pwede ikatwiran yan. Na porque ikaw ay nasanay mo na maging kaliwete ka, tapos yung kaliwa mo gagamitin mo sa kanan, yung kaliwa mo gagamitin mo sa pagkain at saka sa inumin, tapos yung kanan mo gagamitin mo sa tinatawag na ano, paghugas, no? Sa puwit mo. O pribadong katawan mo kapag umihi ka, tumatay ka. O di naman kay lahat gagamitin mo sa kanan. Hindi mo pwede ikatwiran yan. Na porque nasanay ka rito, bakit hindi mo sanay na ikaw ay sumunod sa sunnah? Di ba?
sumakapal sa pananampalatayang Islam. Alam mo, subhanallah, napakahalaga talaga ng kaalaman. Diba? Nakakabaliw ang kamangmangan. Tandaan po natin yan. Nakakabaliw, nakakaluko. Diba? Nakakaluka ang tinatawag na kamangmangan. Diba? Nakakahunghang ang kamangmangan. Subhanallah. You know? At gamit, of course, pinagbawalan din kami, sabi ni Salman al-Farisi, pinagbawalan din kami na gamit ang, ano, gamitin namin sa aming mga sarili bilang kalinisan na gagamitin namin yung dumi ng hayop o buto nito. Ibig sabihin yung mga, alam mo, kapag yung, alimbawa, yung kambing tumatay, yung kalabaw tumatay, yung kabayo, yung mga tayo nila kapag naarawan, nagiging bato yun. Sino mo pwedeng pang ano yung gamit sa hilo, pang gamit sa tinatawag na ano, pang-paglinis ng yung dumi. O, mati yung mga buto. Okay? Yung tinatawag na buto ng mga hayop, alimbawa. Tapos gawin mong panghilo. Ikawawa naman yung mga jin, wala, mga pagkain yun ng mga jin, tapos tataihan mo, naunsa ka. Okay? So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lahat ng ito ay nilinaw. No? Pati biro mo, pati pag-ihi at sa kapagtae, nilinaw na sa atin kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Diba? Ang problema sa mga Muslim ngayon, kawalan ng kaalamat at edukasyon sa kanyang relihiyon. Yan ang problema. Mas pinahahalagahan pa, binibigyan pa ng oras at importansya at pagpapahalaga ang pag-aaral sa secular study na hindi niya mapapakinabangan sa kabilang buhay at iniiwan niya ang pag-aaral sa kanyang din na samantalang dito nakasalalay ang pagharap niya sa kabilang buhay sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Subhanallah mga kapatid, naway taufikan tayo ng Allah at naway linisin at dalisayin ang ating mga intensyon at naway ipagkalob sa atin ng Allah ang kaalaman, dunong ika nga sa ating pananampalataya at sabar, siyempre, sa pagsasaliksik ng napakagandang relihiyon na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? At pagkatapos, kaya at fannabiyo sallallahu alayhi wa sallam, bayana kullad din. Bayana kullad din ima biqawlihi wa ima bifi'li. Okay? O mabifi'li. Wa ima biqrarihi ibtidaan au jawaban an sualin. Wa a'zamu ma bayana alayhi salatu wa salam at tawhid. Okay. Kaya at mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat-lahat ng anumang mayroon sa relihiyon na ito. Ipinaliwanag, okay? Tulad sa sabi natin, ang kulang tayo ang nagkulang, hindi ang Islam, hindi ang Sunnah, hindi ang Quran. Tayo ang nagkulang, no? Sa pagpapahalaga at pag-aaral ng din na ito. Dahil ang din na ating din, ang relihiyon ng Islam, ay kumpletong aspeto ng buhay. Lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao ay mayroong katuruan ang Islam dito, mga kapatid. Ipinaliwanag ng Propeta Masasalam ang lahat ng anumang mayroon sa relihiyon na ito sa pamamagitan ng kanyang mga kasabihan, kanyang mga words, sa pamamagitan ng kanyang mga action, no, sa kanyang mga kilos, at kanyang palihim na pagsang-ayon o tinatawag na ikrar. Alinman, ito ay bilang panimulaman o bilang tugon sa isang tinatawag na tanong. At ang pinakadakila sa lahat ng mga gawain na kanyang nilinaw sa umma na ito ay walang iba kundi ang tauhid. Ang tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang pinakadakilang pag-aaral na dapat matutunan at dapat pag-aralan ng isang Muslim at dapat niyang intindihin at unawain ay walang iba kundi ang tungkol sa tauhid. Ilan ba sa atin ngayon ang nakakaunawa ng tauhid? Ilan ba sa atin ngayon, mga kapatid, ang naintindihan ng totoong akida, no? Ang totoong tinatawag na tauhid at totoong akida, totoong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Ilan ba sa atin, mga kapatid, sa pananampalatayang ng Islam? Abay, alam na. Ang iba, alam pa yung biology, zoology, astronomy, blah, blah, blah. Kung ano mga, ano, GG na yan, no? Branches of sciences, ika nga, mathematics, diba? Diba? Kung sino yung iba't iba mga tinatawag na scientist, and yet, they are ignorance, ika nga. They are ignorant, hinggil sa tinatawag na tauhid. Okay? So, yun, ito yung pinakadakila sa lahat ng mga gawain na kanyang nilinaw, ay walang iba kundi ang tauhid. Pinakadakila sa lahat ng mga kaalaman na kanyang nilinaw ay walang iba kundi ang tauhid. Kasi it's all about your creator. Ito ay lahat patungkol sa iyong Panginoon. Diba? At walang pinakadakila sa lahat maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya narapat, no? Narapat na paglaanan ng oras, paglaanan ng tinatawag na sabihin nating panahon at determinasyon ang pag-aaral sa akida at pag-aaral sa tinatawag na tauhid.
Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, okay, sabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wa kullu ma amara bihi fa huwa khairun lil ummati fi ma'adiha wa ma'ashiha wa kullu ma naha anhu fa huwa syarrun lil ummati fi ma'ashiha wa ma'adiha wa ma yaj'aluhu wa ma yajhaluhu ba'dun nasi wa yadda'ihi min dhiqin fil amri wan nahi fa inna madzalika al khalali al basirah wa qillati al sabri wa dha'fi al din wa illa fa innal qa'idata al 'ammata anna allaha lam yaj'al 'alaina fid din min harajin wa anna ad-dina kullahu yusrun wa suhulatun. So sinabi ni Sheikh, no, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ang lahat ng kanyang ipinag-uutos, lahat ng kanyang ipinag-uutos, pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-uutos ng Sharia na ito, pag-uutos ng Islam na ito, ay isang bagay na mabuti para sa umma. Nangangahulugan na walang kautusan na ipinag-utos sa iyo ng Islam, maliban lamang na ito ay nagbibigay ng kabutihan sa iyo. Tungkol sa kabilang buhay at sa makamundong buhay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. On the contrary, lahat ng kanyang ipinagbabawal ay isang bagay na masama at nakapipinsala para sa umma, para sa iyo bilang ikaw tao, bilang ikaw Muslim, tungkol sa kabilang buhay mo at sa makamundong buhay mo na ito. Okay? So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, walang anumang ipinagbabawal sa atin ng Islam. Walang anumang ipinagbabawal sa iyo ng Islam, maliban lamang na ito ay nakakasama sa iyo kapag ito ay tinatangkilik mo. Ito ay nakakasama sa iyo para sa pangkabilong buhay mo at maging sa makamundong buhay mo na ito, nakakasama sa iyo. Okay, tandaan po, yan po yung kaida. Yan po yung ating kaida. Ah, ito ba'y utos ng Islam sa akin? Yes. Oh, nagawin ko ito dahil nakakabuti sa akin. Ah, ito ba'y ipinagbabawal sa akin ng Islam? Oh, ipinagbabawal sa iyo. O, iiwasan ko ito dahil ito'y nakakasama sa akin. Ba? Kasi walang nakakaalam kung ano yung nakakabuti sa iyo at walang nakakaalam kung ano yung nakasama sa iyo, maliban lamang sa iyong tagapaglikha. Walang duda. Tayo mga sarili, mga sarili nga natin eh. Minsan din natin alam kung ano nakabuti sa atin eh. Saan, patakas ba? Buhat ba? No? Patakarag buhat. Di ba? Tapos akala niya, gagawin niya mga bagay, iniisip niya mabuti ito. Pero hindi niya alam yung pala nakakasama sa kanya. Kaya sinusunod niya ang kanyang sarili, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Di ba? Kaya man, hindi niya alam. Kaya yung pala, ay, saka ngayon magsisisi, ay, yung akala ko kasi good, akala ko kasi mabuti para sa akin, akala mo lang yun. Sabi nga nila, si Jose Rizal nga, akala niya eh, yung baril, akala nga niya ay pilit gun. Sabi na mga nagkukwento, no? Tingnan natin na ito ay biro lamang. Di ba? Marami ang napahamak dahil sa akala. Marami ang namatay dahil sa akala. Akala, ang puro akala. Kaya ang labas, ang mga eh. Diba? Maraming na-fall dahil sa akala rin. Di ba? Ayan. Paasa kasi. Di ba? Sila ay, ano na sa tinatawag na ano? Sabihin natin, no, nahuhumaling doon sa mga matatamis sa salita. And result, ang ending, sila'y napahamak. Marami ang napahamak dahil sa akala. Akala nila, akala ko kasi siya na. Diba? Akala ko kasi siya na. Siya na yung aking forever. Ayun. Ang na-ending, ayun. Okay. Ayun si brother at ayun si sister. So yung mga kapatid, kaya walang pagbabawal sa relihiyon na ito. Maliban lamang na ito ay nakakasama kapag dinangkilik talaga ng isang tao. Diba? At walang kabutihan, walang kautusan sa relihiyon na ito. Eh na maliban lamang na ito ay nakakabuti kapag ginawa ng isang tao. Subhanallah, yan ang ating relihiyon, yung din. Ang din ng Islam, napakaganap at napakakompleto mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya sabi ni Sheikh Uthaymeen, kahit ang anumang bagay na hindi alam ng ilang tao at sinasabi nilang hindi kinakailangang mga hindi daw kailangan yung mga paghihigpit sa mga utos at pagbabawal, kung gayon, ang pag-aangkin na ito ay dahil lamang sa kanilang kakulangan sa pangunawa. Kanilang kawalan ng pasensya ng sabar at kanilang kahinaan sa kanilang relihiyon. Diba? May mga tao na nagsasabi na, bakit pa ihigpitan natin yung paghihigpit na yun sa panahon lang yun ni Propeta Muhammad, hindi sa panahon na ito. Ang tanong, sino ka ba para sabihin yun?
Ikaw ba'y propeta ng Allah para baguhin mo yung sinabi ng Allah at baguhin mo yung turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagbabawal at patungkol sa talatong na pag-uutos? Subhanallah mga kapatid, no? Ay mga tao, bakit ang higpit ng Islam? Hindi mahigpit ng Islam sa totoo lang. 'Di ba? Nagiging mahigpit, akala mo nagiging mahigpit ito kasi unang-una ayaw mo talagang sumunod. Kasi ang sinusunod mo yung sarili mong desire, yung sarili mong tinatawag na ano, kagustuhan. Halimbawa sa kababaihan, yung hijab, kumbaga, ay bakit naman ayokong mag-hijab kasi napakainit. Ano man sabi natin kanina? Di ba? Hindi naguutos ang relihiyo na ito, maliban lamang sa ito ay nagbibigay ng kabutihan sa iyo. O tingnan mo yung mga nangyari sa mga nag-hijab, binabasto sila. Nagiging subject, ika nga ng pornography. Ng entertainment yung mga kababaihan na ito, pinaglalaroan, hindi man lang ng ano, kundi yung kaisipan, pinagsasamantalahan ang tinatawag, they are abused, okay, and continue abusing, ika nga, by the minds of people, okay, manipulating, ika nga, their modesty, diba, in their innocence. Walang duda mga kapatid, subhanallah, diba, kasi ang kanya walang duda, si ayoko na magbahaba ng salita, subhanallah, baka saan pa mga kapatid. At malinaw yan sa society na ating kinabibilangan. Tingnan mo kung paano ginawang subject yung kababaihan. Paano sinamantalahan yung kababaihan. Pagkatapos pag na-rape, magre-reklamo. Diba? Kapag sila'y tinatawag na na-rape, bakit sila'y na-iso? Samantalang in the first place ay ang kababaihan mismo yung nagiging sanhi. Eh bakit sila nagpapakita, kung hindi sila nagpakita ng kung ano-ano, hindi sila mangyayari ito. Well, that is the qadar of Allah subhanahu wa ta'ala. Pero huwag maging excuse, ika nga. Huwag magiging sabihin natin, no, gamitin yung qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa qadar at para gumawa ng tinatawag na sabihin natin, gumawa ng immoral at gumawa ng paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Yun ang punto dito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman, no, malinaw sa sharia kung ano may mga bawal, ibig sabihin, ito ay nagbibigay ng kasamaan. Anumang pinahihintulutan at anumang ipinag-uutos, ibig sabihin, nagbibigay ito ng kabutihan sa isang tao, sa kanyang makamundong bagay at ikitalo sa tanatao na kabilang buhay. So yung mga nag-isip kumbaga na ito, bakit mahigpit, hindi bagay dapat ang batas ng Islam sa panahon lang noon at hindi sa panahon ngayon, di ba hindi dapat tinatawag na ano, ganito, ganyan, wallahi. Tulad na sinabi ni Sheikh Uthaymeen, ito ay dahil sa kanilang kakulangan sa pangunawa sa relihiyon, sa batas ng Islam, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kanilang kawalan, kumbaga, ng tinatawag na pasinsya, kakulangan ng pasinsya, no? At higit sa lahat, kanilang kahinaan sa kanilang relihiyon. No, okay? Bagkos, ang pangkalahatang prinsipyo, mga kapatid, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi naglagay ng anumang paghihirap at pasanin sa ating relihiyon. Hindi. Okay? At ang kabuuan ng relihiyon ay ginawang madali ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ginawang magaan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay pinatunayan mismo ng Allah. Ang Allah mismo nagsabi, no? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan yan mga kapatid, no? Sa suratul Al-Baqarah, na sinabi ng Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ang Allah ay nagnanais na kaginhawaan para sa inyo at hindi siya nagnanais ng kahirapan para sa inyo. Biro mo? Yan ang ating din. Magaan ang ating din, maginhawa ang ating din para sa sinumang marunong sumunod sa din na ito. Nagiging mabigat lamang ito, nagiging mahigpit lamang ito para sa mga ayaw sumunod at ayaw magpasakop sa din na ito. At yan ang katotohanan. Kasi sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj. At katiyakan, no? Nagmabagandang loob siya sa inyo noong ginawa niya para sa inyo ang makatarungan at ganap na batas na walang anumang pagmamalupit at pagpapahirap sa anumang ipinag-uutos at mga alituntunin ito. Hindi mahirap mga kapatid. Hindi mahirap mga kapatid sa panahon. Ang sala. Sinasabi nilang, ang hirap naman magsala 5 times a day. Hindi mahirap. Ang mahirap, ang kawalan ng pagtitiis at pagtatsaga. Yun po yung mahirap eh. Yung mag-acquire ka ng sabar. Okay? Yung mag-acquire ka ng tinatawag na sabihin nating sabar mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Yun po yung mahirap. Sa totoo lang, yung mahirap, nagiging mahirap siya,
Kasi bakit hindi niya alam ang ginagawa niya? Halimbawa sa pagdarasal, halimbawa na lamang sa pagsasagawa ng umrah or hajj, yung umrah, yung pag-ikot sa tayo, yung pagtatawa sa umrah, diba? Doon sa sa'i, doon sa safa at sa kamarwa, kapag hindi mo alam, ang akala mo ngayon, yung seven tanatawag na ikot doon, sa safa at sa kamarwa, may mga iba naging mahirap sa kanila at pagod na pagod pagkatapos, kasi ang buong akala nila, yung isang bilang yung pupunta ka ng safa at pagkatapos ng safa, papunta ka ng marwa. Isang bilang yun. Mantakin mo kapatid, gaano kalayo yun? Safa, papuntang safa, at papunta ng marwa, isang bilang yun. Tapos, pitong ulit na ganun. Ay, talaga namang, talagang sabi sa'yo, Kuya Panjud, gaana ba? Okay, mahihimatay ka talaga sa sobrang pagod. Kasi yun ang akala mo eh. Yun ang pag-uupagkaunawa mo. So, samantalang, ito yung malino na halimbawa. Samantalang napakadali lang pala. Kasi pagpunta mo na mula sa Safa, papunta ng Marwa, isang bilang yon. Pagdating sa Marwa, pabalik na sa Safa, is another isang bela. Another isang bilang. So, dalawa na yon. Yung isa na hindi alam, yung dalawa na yon ginawang isa. Oh, diba? So, nagiging mahirap yon. Dahil bakit walang pangunawa sa reliyon? Hindi mo inalam yung totoo. Hindi mo alam yung tinatawag na patakaran. Sa ano ba? Pataka lakag butang-butang, pataka lakag tinatawag, sabihin natin ko ano, buhat, no? Na wala kay kalibutan sa kuan ba? Hindi mo alam kung ano yung tamang procedure. Kasi yun ang pag-aakala mo, yung pagkakaalam mo. Eh, bakit hindi ka nag-aral? Bakit hindi ka nagtanong? Bakit hindi ka nagbasa? So yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nahibla na naman tayo eh. Okay? So yun yung mga ano eh. Alin ang sabi ng Allah? Ang sabi ng Allah ay napakadali maginhawa ang relihiyon na ito at hindi siya naglagay sa ating anumang nagpapahirap tungkol sa mga alituntunin na ito. Madali ang Islam sa sino mang nauunawaan niya ang Islam. Madali ang Islam at maginhawa ang Islam sa sino mang marunong sumunod sa Islam at marunong magpasakop sa Islam. Diba? Yun, madali ang Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil ang Allah mismo nagsabi. Ang Allah mismo nagsabi. Kaya sabi pa ng Allah, wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Sinabi pa mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? At ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi naglagay sa inyo ng kahirapan sa din. Hindi siya naglagay ng kahirapan sa din. Walang mahirap sa din. Yung po yung original na batas at alituntunin ng din na ito na walang kahirapan sa din. Walang kahirapan. Ang Allah mismo nagsabi, maniwala ka. Basta alam mo lamang, marunong kang sumunod, marunong kang magtimpi, okay? At marunong kang umunawa. Okay, malinaw mga kapatid. Ayan ang sabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Kaya sabi niya, falhamdulillah ala tamami ni'matihi wa ikmali dini. Kaya ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah lamang na sa pagkukumpleto, siyang nagkumpleto, ginawa niyang kumpleto at ginawa niyang ganap ang kanyang pabor at pagiging perpekto ng kanyang relihiyon. Okay? Islam is a perfect religion. Islam is an easy religion. Okay? Maginhawa ang Islam, perpekto at ganap ang relihiyon na ito. Walang relihiyon sa balat ng lupa na nagtuturo ng detalyado sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao maliban sa relihiyon na ito. At walang anumang relihiyon, ika nga sa balat ng lupa na nagtuturo, nag-uutos, maliban lamang sa ito'y nagbibigay ng kabutihan sa isang tao dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. At walang anumang relihiyon na nagbabawal na kung saan ito ay nagbibigay ng kasamaan kapag sino mang gumawa nito sa isang tao dito naman sa mundo at sa higit lalo sa kabilang buhay. Alhamdulillah mga kapatid, kabilang tayo sa biniyayaan at pinagkaluban ng tamang relihiyon, alhamdulillah. Kaya pag-ibayuhin natin, isang payo ko mula sa akin, mula sa inyo mga kapatid, pag-ibayuhin natin, alamin natin ang napakaganda ng relihiyon na ito at isabuhay natin ang mga utos nito at ang mga turo nito. Kung gusto natin ang tagumpay dito sa mundo at higit talo sa kabilang buhay. Kung gusto natin ang kadalian sa mga bagay-bagay, wallahi, learn this beautiful religion. Okay? Pag-aralan mo ang relihiyon na ito at isabuhay mo ang relihiyon na ito, napakadali ng lahat ng bagay. Subhanallah, napakagaan ng lahat ng bagay, napakaginhawa ng lahat ng bagay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Then of course, bilang panghuli mga kapatid no, sa pananampalatayang Islam,
Ito muna tayo. Ayan. Akun saan sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wad-dalilu 'ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Oh, sinabi ng Allah, sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, no? Ang patunay na siya ay namatay, sinabi ng Propeta Sallam, ay ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kataas-taasan. Sinabi ng Allah sa Surah Az-Zumar, no? Ang aya ay 30, sinabi ng Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Katiyakan ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamamatay. No, ay namamatay. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbihim takhtasimun. No? At katiyakan sila ay mamamatay din, no? Pagkatapos kayong lahat o kayong mga tao sa araw ng muling pagkabuhay ay magtatalo-talo. Magtatalo-talo roon sa harapan ng Allah na inyong Rabb. At huhukuman niya ang pagitan ninyo ng makatarungang at pantay. You know? So, bilang komentaryo mga kapatid ni Sheikh Utaymin Rahimallah, ayan po, na kung saan basahin natin, no? Sinabi ni Sheikh Utaymin Rahimallah, fa fi hadhihi al-ayati anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa man ursila ilayhim mayyitun wa annahum sayakhtasimuna 'inda Allahi yawm al-qiyamati fayahkumu bainahum bil-haqqi wa lan yaj'al Allahu lil-kafirina 'ala al-mu'minina sabila. Sinabi ni Sheikh Utaymin, ang aya na ito ay nagpapakita na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga isinugo ng Allah sa mga tao ay mamamatay lahat. Okay, sila ay mamamatay lahat. Sila ay mamamatay lahat, including Isa ibn Maryam. Including Isa ibn Maryam, mga kapatid. Si Isa ibn Maryam ay hindi pa siya namatay. At yan ang ating katuruan sa Islam. Okay? At bukod, syempre, taliwas ito sa turo ng mga Kristiyan na sila ay siya ay pinako, namatay, pinako, at pagkatapos bla bla bla. At yun ay pinabulaanan mismo ng Allah sa banal na Quran, no? Na hindi siya napako, hindi siya pinatay, hindi siya napatay ng mga Hudyo. Bagos ang mga napatay at naipako ay walang iba kundi yung kamukha at kawangis ni Jesus. Malinaw? O mga kataluwa, masalabuho, walakin syubbiha lahum. At yan ay malinaw ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila napatay at hindi nila napako si Jesus. Bagos sino yung napako? Yung kawangis ni Jesus. Okay, yun yung nagkanulo kay Jesus. Malinaw? Eh darating ang panahon mga kapatid, isa sa mga reason kung bakit ibababa. Muling ibababa si Jesus Kristo mula sa kalangitan, papunta sa tinatawag na kalupaan, ay dahil hindi pa siya nakatikim ng kamatayan. Kailangan niya munang matikman ng kamatayan. Kasi lahat ng tao, kullu nafsin dha'ikatul maut, lahat ng tao ay makakatikim ng kamatayan. Lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Na kung kaya, para makatikim siya ng kamatayan, kinakailangan bumaba siya dito sa kalupaan muli. You know? At syempre, bukod dito, ay merong mga mission, kumbaga si Propeta Jesus, no, sa kanyang muling pagbaba, ika nga, no? At muling paruroon dito, paririto sa tinatawag na dito sa tinatawag na balat ng lupa. You know? At yan ay mula sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sila na mga propeta, sila na mga sugo na ipinadala ng Allah sa mga tao ay mamamatay lahat sila. At sila ay magtatalo-talo sa harapan ng Allah, no? Yung mga tao na kung saan ay naging dahilan kung bakit sila sinugo, no, ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mamatay din at lahat sila ay magtatalo-talo sa harapan ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay at siya ay hahatol sa pagitan nila sa katotohanan at ang Allah ay hindi gumagawa ng anumang paraan upang ang mga hindi naniniwala ay magtatagumpay, okay, magtagumpay laban sa mga mananampalataya sa kabilang buhay. Okay? So wala silang anumang paraan na sila ay magtagumpay laban sa mga mananampalataya sa kabilang buhay, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Alhamdulillah. So dito po nagtatapos yung ating tinatawag na paliwanag, no, mula sa tinatawag na araw na ito, no? At inshallah ipagpapatuloy natin sa ibang araw yung karugtong bilang inshallah subhanahu wa ta'ala, hopefully ay matapos natin yung aklat na ito hanggang sa katapusan biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Okay? So Allahu a'lam bisawab, mga kapatid. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayun po para sa